Hi! Lovely day everyone! So for this video, I am going to share with you guys what's inside my cabin crew bags. So we have two bags. Meron kaming handbag and meron din kaming trolley bag or luggage bag. Mag-start muna tayo sa mas maliit. Mag-start muna tayo sa handbag. Itong mga bags namin, part to ng uniform namin. So hindi kami pwedeng lumabas or maglakad sa airport na hindi dala tong handbag namin. So dapat lagi namin siyang dala pag naka-complete uniform kami. Yung laman ng handbag ko, ito yung mga gamit na kailangan ko at kailangan madali ko lang siyang makuha during flight. Yung laman nito, yung mga gamit na feeling ko hindi ko kayang lumipad nung wala sila. Ayan, tingnan na natin kung ano yung lagi kong dinadala. First, syempre, meron akong dalang wallet. Pero, alam nyo ba na nakakalipad ako? Naka-ate! Diba na nakakapag-work ako ng 20 pesos lang laman ng wallet ko? Kasi wala naman kaming ginagastos. Sa flight, meron naman kaming pagkain, meron kaming crew meal. Kaya yung wallet ko, walang masyadong pera. Ang laman lang niya ay 190 pesos. Saka mga cards, yun lang. So, wallet. Next, wipes. Siyempre, super halaga nito, lalo na sa babae. Charger. Alcohol. Dapat lagi ako may dala alcohol kasi during flight, minsan wala na akong time maghugas ng kamay. Or after trash collection, kailangan to ng alcohol. Tsaka pag mag-pipi ako sa lavatory, ini-sprint ko muna yung buong toilet. Tsaka ako papatungan ng tissue bago ko gamitin yung lavatory. Kahit hindi naman ako nahuupo sa toilet. Gusto ko lang malinis siya. And then, my mini notebook. Lagi ko itong dala kasi pag nagbe-briefing si L1, or si Captain, nagbibigay sila ng flight detail. Dito ako nagsusulat. Saka nandito din yung mga list ng blog na gagawin ko. Kaya lagi ko itong dala. Pag may naisip akong gawin, sinusulat ko siya dito. Tapos, powder. Pang retouch. Ito, pouch. Ang laman niya ay AirPods. Ayan. Anytime Fitness na K-pop. Bakit ako mayroong ganito? Ah, alam ko na. Meron akong coffee mate. Nakuha ko to sa hotel. Nung nag-overnight kami sa Kalibo, dapat gagamitin ko siya sa coffee. Kaso biglang dumating na sila Captain. Tapos nagaya na sila umalis. So, di ko na nagamit. Ayan, nadala ko siya. Wala na tong laman. Tapos, ito. Meron ako laging dalang ganito. Strap seal. Saka, fisherman's friend. Para pag may sore throat. Ayan. Sobrang halaga nito. Kasi madalas pag nagkaka-sore throat ako, ayan, meron akong ganito or meron din akong ma-offer sa mga kalipad ko. Passport! Oh, di ba? Ang cute ng passport holder ko. Partner ng uniform namin. Ayan. Mahalaga to. Siyempre, pag umaalis, lumilipad, dapat lagi may dalang passport. Band-aid! Kasi minsan, pag nasusugat kami during flight, may ipit sa trolley or sa latch. Kaya yan, meron akong band-aid. Madalas akong magkasugat sa flight. Ascorbic acid, vitamin C. Kasi pag may sipon, mahalagang mahalaga sa amin to, vitamin C. Kailangan namin to kasi minsan kulang kami ng tulog. Tapos kailangan namin lumipad. Tapos, syempre, yung cabin, yung hangin doon, umiikot lang. So, pag may sakit ng pasahero, malakas yung chance na mahawa din kami. Kaya, dapat lagi kami may dalang vitamins. Hand cream. Alam nyo ba na nakaka-dry sa aeroplano? As in, yung hangin doon, nakaka-dehydrate siya. Nakaka-dry siya. Kaya, dapat lagi kami umiinom ng tubig. And, syempre, next is sunscreen kasi nato-dry yung hands. Car key. Inhaler. Sobrang bawa niya kami candy na max. Ito, poison. Madami akong ganito. Kasi sobrang okay siya. Tinan mo, itong taas niya, inhaler. Tapos, itong baba niya is eucalyptus oil. Kaya yan. Jagaan mo lang. And
And then, pwede mo nang lagay sa dito mo, dito, kung masakit yung ulo mo sa flight, or dito. Kaya, yan. Galing to sa Thailand. Nung nag-Thailand ako last year, bumili ako ng madaming ganito. Pen, brush on, pang-retouch din, clear polish. Kasi minsan, pag nag-run yung stockings mo, pwede mong lagyan ng clear polish para hindi na magtuloy yung run niya. Saka pang-retouch din namin sa nails kasi hindi kami pwedeng lumipad ng mapangit yung kuko namin. Ito, tatlong red lipstick. Tapos, meron akong lip tint. Pang-retouch. Kasi, pag lumipad, alam mo na, nakaka-guard or after kumain, natatanggal yung lipstick, kailangan mag-retouch. Kasi, nakakaya naman humarap sa pasahero na magulo na yung grooming mo. Kaya dapat lang kang presentable. Oh, meron akong keychain! Galing sa Sky Boutique ng PAL. Sobrang cute nito. Tinan mo ah. To unfasten your seatbelt, lift up the buckle, and pull free and to release. Oh, diba? Parang talaga siya seatbelt, pero maliit. Oh, hindi ko alam. Bakit ako may dalang ganito, pero baka just in case kailanganin sa flight. Oh, meron akong tape. Talaga kami dalang nail cutter. Kasi minsan, di ba, yung, ano, yung balat natin, pag yung dito, pag nadry, tumataas siya, sobrang sakit, kailangan mong gupitin. Kasi pag hinila mong ganun yun, lalaki siya or magsusugat siya. Kaya lang yung may dalang nail cutter. Yun lang naman laman ng bag ko. So, wala na siya. Papel na lang to. Saka susi. Yun lang laman itong handbag. Okay, so tapos na tayo sa handbag. Ito naman tayo sa luggage bag ko. Gusto niyo bang malaman kung ano ang sikreto namin mga cabin crew? The secret is, we're always ready. Yes, we're always ready. Lagi kaming prepared sa mga situation or sa mga pwedeng mangyari during flight or sa mga outstation na pupuntahan namin. Kaya itong luggage bag namin, kompleto to ng gamit. Dito lahat ng mga kailangan namin. First, meron akong, syempre, makeup kit. Nandito yung makeup kit ko. Lagi ko siyang dala just in case na kailangan ko mag-overnight sa isang outstation or sa isang lugar na pupuntahan namin. Para the next day, meron akong magamit na pang-makeup just in case na kailangan ko ulit mag-work. Nandito yung smock namin. Smock or apron, kung ano man gusto nung itawag. Doon, kasi ito yung sinusuot namin pag magsa-service na kami. Pag tinatanggal namin yung coat, ito yung pinapalit namin. Smock. Smock po ang tawag dito ha, hindi po apron. Cabin shoes. Kasi iba yung walking shoes namin sa cabin shoes namin. Yung walking shoes, ginagamit lang namin yun pag naglalakad kami sa baba ng eroplano. Kagaya ng airport, office. Basta, wala ka pa sa cabin, walking shoes pa dapat ang gamit namin. Kasi, merong heels yung walking shoes namin. Pero yung cabin shoes namin, mas comfortable na siya suotin para madali kaming makapag-work. Flashlight. Sabi ko sa inyo eh, lagi kaming handa eh. Ito, just in case magkaroon ng emergency, tapos mawala ng power yung aircraft o yung aeroplano. Meron kaming flashlight pang-guide sa mga passenger pag kailangan naming mag-evacuate. Exit here, get out! Exit here, get out! Exit here, get out! Ganon namin ito ginagamit. Siyempre, pag may flashlight, meron ka dapat ang spare batteries. Just in case, mawala na ng batteries yung flashlight mo. Meron ako dito toiletries. Nandito yung shampoo ko, toothbrush, sabon. So yan, facial wash, nandito siya. Para pag mag-overnight or kailangan mag-stay ng ilang days sa outstation or sa isang lugar, meron akong magagamit. Lagi din kaming may dalang sewing kit or pangtahe. Meron ako dito mga sinulid, karayom, ayan, safety pin. Kasi minsan natatastas yung skirt namin, sumasabit dun sa armrest pag nasa aisle. Yun, madalas mangyari sa akin yun. Sumasabit yung skirt ko sa armrest, natatastas siya. Or yung mga bitones or butones. Butones ba or bitones? Buttons namin dito or dito. Yun, natatanggal sila. So, kailangan tahiin namin. Tapos, meron ako dito. Ito, yung mga pangbuhok ko. Hairspray. Tresemme. Tapos, meron ako dito mga hairpins. And then,
ponytails. Ayan. Tapos, nandito din yung ginagamit kong pang hairband. Ito, kailangan ko ito. Lagi ko itong dala kasi nga, just in case na kailangan namin, kailangan ko mag-retouch ng buhok. Kasi yung buhok talaga yung pinakamadali masira or magulo during flight. Kasi tumataas-taas siya or nagugulo siya. Kasi pag safety demo, life vest, ipapasok namin sa ulo. Tapos tatanggalin namin. Kaya madalas talaga magulo yung buhok namin. Kaya lagi din ako may dalang ganito. Pag ayos ko lang buhok. Tapos meron ako ditong maliit na bag. Talagyan ako ng wallet and then cellphone. Kasi yung handbag namin, na ginagamit for work, hindi yun pwedeng gamitin. Personal na lakad ha. Hindi siya pwedeng gamitin nang naka-civilian ka. Tapos pupunta ka sa mall kasi meron yung logo ng PAL. So hindi siya pwede. Lahat ng gamit namin, na ginagamit namin for work, hindi namin siya pwedeng gamitin sa mga personal na lakad namin. Tapos, eto. Mga damit ko. Ayaw mabuksan. Casual wear. Casual to, dress yan. Ayan. Pag nagdadala kasi ako ng mga damit, sa mga extra clothes, mga dress lang, parang isang peraso lang. Kaysa magdadala ko ng blouse and then magdadala kong pants, masyadong magkukonsume ng space sa bag ko. Kaya pag ito, pang alis ko, pang labas, pag nagstay kami sa isang lugar, tapos lalabas ako, meron ako magigamit na casual. Sleeping wear, pajama, and then top. Yan, meron akong pantulog kasi nga, just in case, dahil sa weather or mayroong operational problem, lang kami magstay sa outstation or sa isang lugar, meron akong pantulog, meron din akong panlabas. Tapos, eto, eto talaga secret ako. Lagi akong may dalang two-piece. Kasi syempre yung mga destination namin, kagaya ng Coron, Boswanga, Siargao, San Vicente, Palawan. Siyempre, isipin mo, may mga beach doon. Or yung hotel na tutulugan namin, merong pool. Just in case, magkaayaan mag-swimming. Lagi ako meron doon ang tubis. Lagi akong prepared. Kasi ayoko namang bumili. Ayoko namang bumili doon para lang kapag, ano, IG goals. Instagram pictures, gano'n. Ito pa. Mas malaki halaga yung spare uniform ko. Lahat ng kailangan ko, as in buong set ng uniform, nandito. Lagi ako may dalang spare uniform. Kasi just in case, matapunan ka during flight, matapunan ka ng coffee, or sunog mo yung uniform mo pag nasa outstation ka, meron kang spare na dala. Para makalipad ka pa din, or makapag-work ka pa din pabalik dun sa base mo. Ayan. Isang set to, meron tong coat, skirt, smock, scarf, tapos meron akong spare stockings, meron din tong foot socks. So, ito, isang set ng uniform ko. Tapos, sa ilalim niya, formal attire, formal wear, at formal ba to? Oh, slacks and then polo. Kasi minsan, mag-stay kami sa outstation or sa isang ibang lugar. Tapos, pabalik sa base, sasakay lang kami as a passenger. Pero dapat, pag ganun, syempre, part ka pa din ng company, part ka pa din ng airline, dapat yung suot mo formal. Hindi pwedeng naka-short ka, or sleeveless, or t-shirt lang, ganun. Dapat formal ka pa din sasakay as a passenger. So, underwear, huwag na nating buksan dahil nakakahiya. Naka-plastic siya. Tapos, syempre, may dala akong slippers. Kaya din ako lagi may dalang slippers. Merong nangyari sa flight ko na may matandang babae, nag-board siya sa aircraft, tapos nakapaa siya. Tinatanong namin, bakit siya nakapaa? Wala ba siyang suot na sapatos or chinelas nung dumating siya sa airport? Tapos sabi niya, meron daw, kaso nasira. Tapos sobrang bigat na feeling ko nun kasi parang wala man lang akong magawa, wala akong ma-offer sa kanya. Nagsisisi ako nung day na yun kasi hindi ako nagdala ng slippers. Kasi dati, nagdadala lang ako ng slippers pag alam ko na mag-overnight kami sa ibang lugar. Kasi iniisip ko na kailangan ko talaga ng slippers. Nung nangyari yung about dun sa matandang babae sa flight ko, hindi
na ako lumilipad ng walang dalang slippers. Lagi ako may dala para just in case mangyari ulit yun, pwede ko ibigay yung slippers ko dun sa pasahero. Pero about dun sa matanda, nagawa naman namin siya ng paraan. Kinausap namin yung ground staff namin or yung ground crew namin na baka meron silang mahanap ng chinelas dun sa ground or sa airport. Tapos, idalin na lang nila sa aeroplano bago kami mag-take off or bago kami mag-close door. So, ayun, meron naman silang nahanap. Meron silang nahanap na hotel sleepers, yung mga pinapamigay ng mga hotel. Tapos, ayun, yun ang binigay namin kay Lola. Tapos, meron din ako sa mga lang black jacket. At minsan, sumasakay kami as a passenger pero naka-uniform. Naka-uniform kami minsan pero sumasakay kami sa flight as a passenger lang. Kaya dapat tatanggalin namin yung coat namin and then, excuse me. And then magpapalit kami ng black jacket para hindi kami mapagkamalan na working crew. Kasi syempre nakaupo kami sa passenger seat tapos naka-uniform, complete uniform kami, di ba? Mamaya mautusan pa kami or mamaya isipin ng pasahero na bakit hindi kami nagtatrabaho. Eh, naka-uniform kami. Baka isipin nila working crew kami, tapos paupo-upo lang kami doon. Kaya, pag sumasakay kami as a passenger, nang naka-complete uniform, nagtatanggal kami ng coat, and then nagsusuot kami ng black jacket. Itong med certificate, lagi hindi ko itong dala, lagi namin itong dala, kasi sobrang halaga nito. Hindi kami nakakalipad ng wala to, kasi ito yung nagpapatunay na fit to fly kami. So, ito siya, medical certificate. Tapos, meron din kaming competency card. Ito naman ang nagpapatunay na qualified ko lumipad as a cabin crew. Kung anong mga aircraft ka qualified, kung qualified ka pa ba this year na lumipad, so dito siya nakalagay. Sabi ko sa inyo eh, madami akong ganito eh. Oh. Miss Poisan, 2019, lovely Santa Ana! Hindi akong dalang Poisan. Kasi minsan, binibigyan ko yung kalipad ko. Tapos, pag may pasahero na nahihilo or hindi maganda yung pakiramdam, yung mga first time lumipad, nasusuka sa flight, binibigyan ko sila ng ganito. Kasi nakakahiya naman, di ba, kung ibibigay ko yung nagamit ko na. Siyempre, yung nagamit ko na, naganto ko na yan sa ilong ko. Nagpasok ko na sa ilong ko yun. Tapos, bibigay ko pa sa pasahero ko. Di ba, nakakahiya naman. Kaya dapat, bago. Zipper sa labas. Oh, may book. May dala din akong libro. Lagi ako nagdadala nito kasi minsan pag mahaba yung flight, ayan, nagbabasa ako ng libro. Binabasa ko lang siya. Kaya ayan, lagi ako may dalang book. Matatapos ko na nga yan. Tapos ito. Speech guide. Andito nakasulat lahat. Lahat ng mga pang-announce, dito sila nakalagay. We care about your safety. Please stow your baggage in the overhead bins or under the seat in front of you. This is a non-smoking flight. Ang zipper to. Oh, meron akong speaker. May dalawang mini speaker. Wala na siyang laman. Ubus na. So, yun lang guys. Please subscribe and click the notification bell for more updates. Don't forget to smile and have a lovely day every day!